nagsimula ka pa lang ay nakilala mo ng isang tao na pinakamalapit talaga sa puso mo. At ito ay naging kaibigan mo dito sa industriya. Kasama sa bonding natin, nandito na siya ngayon. Let's all welcome Michelle Vito! Hello po! Hi! Good morning! Good morning! Naku, hindi kami makatayo pa sa inyo. Hello! Good morning! Good morning! Michelle Vito! Ang ganda-ganda naman. Parang isa ka rin sa mga part... Sa part 4. Yes! Order. Yan. Co-manager to. Ito, tanong agad-agad. Saan kayo unang nagkakilala? Paano nag-click? At bakit? Ang daming tanong. Yung nilaunch po kami ng Star Magic Circle 2013. Sabay po kami nilaunch ni Hopi. So doon kami unang nagkakilala. And then doon kami nag-bonding, ganyan. So, doon po kami naging close. Mula noon, doon na tuloy-tuloy na. Hindi na kayo... Wala nang miscommunication, wala nang gano'n. Wala naman po. Pero pag busy lang po, hindi kami nagkikita masyado. Pero ito, kay Michelle, nasaksihan mo daw talaga yung moment na si Liza ay parang gusto nang mag-give up sa showbiz? Nag-uumpisa kami nung nag-launch kami. Nakita ko si Hopi noon na parang yung mga narinig nating kwento dati na parang wala, ganyan. Mm-hmm. So, nasaksihan ko kay Hopi yun. Kaya super happy ako sa kanya na lahat na nangyayari sa kanya ngayon is parang bumalik lahat ng hirap na pinagdaanan niya before. Masarap nga lang ganun, no? Oo. Tumahimik. Dinawal-order na ako sa likod, eh. So, Liza, kailan to? Meron bang ganun? Nagkaroon ka ng part sa buhay mo ng ganun? Yes. Nung nagsisimula po ako, may times na kasi I wasn't... I was fairly new compared to the rest of my batchmates. Like si Julia, may experience na siya. Si Janella, si Michelle, matagal na siyang nagmamodel. Diba? I mean, mas matagal na una sila sa akin. Yeah. So, when I would see them na sila sobrang confident na nila, marami na rin silang projects nun, parang naisip ko, oh, I won't make it. Because before I was super shy, feeling ko hindi na ako magkakaroon ng confidence na katulad nila. Pero sa awa ng Diyos, na-develop naman ako ng kahit pa paano. Grabe ka naman sa kahit pa paano mo. Challenge din daw ang mga expenses. Well, yun sa mga damit po pag nag-aasap ko nung una. Kasi wala naman pong mga stylist nung una. Pero meron po akong naging stylist, si Tito Perry. Na, actually, si Kayton Nau po. Kayton Nau po ako nag-start. But after a while, parang bumukod na si Tito Perry from him. Kasi assistant niya si... Yes. Assistant siya ni Ton dati. Bumukod na si Tito Perry. And binigay ako ni Tito Ton sa kanya. So, before, nung time na yun, Tito Perry would style me sometimes for free. Kasi alam niya wala naman akong pambayad. So, yun. Kaya kami nagkaroon ng magandang relationship. Because they were the people that were there for me nung wala pa ako. Like si Tito Mickey din. Tito Mickey si makeup artist ko. Siya din lagi nagbe-makeup sa akin before pa kahit wala pa akong pambayad sa kanya. Naku, love na love ka nun. Kaya ginawa ko po siyang ninong ko. Ah, okay. Yes. Si Michelle, may gustong i-share? Naalala ko din before nung nag-workshop-workshop kami dalawa. Like, after workshop, ganyan, kahain sa labas. Tapos si Hopi, hindi siya sasama sa amin. Hindi ako sasama kasi wala akong pambili. Tapos yung minsan nanghihiram sila ni Tita Oni sa amin nila, mami ng pamasahe, ganyan. So, parang yun talaga, like, kitang-kita ko before yung parang hirap ni Hopi. May times ba po pupunta ako ng workshop? Yung pera namin, parang ipambabayad namin ng gas. Kasi kinunan kami ng sasakyan ni Tito OG. Pero yung pagkain namin, bibili lang kami sa fast food ng isang meal. Tapos hati na ako, yung daddy ko, tsaka si Tita Joni. Talaga? Opo. Or kaya kakain lang po kami ng fishball sa labas ng ABS. But during that time, hindi ka umiiyak ng tago? Actually, hindi po. Kasi parang hindi ko naisip na naghihirap kami. Hindi ko talaga naisip. Pero pag iniisip ko now, ang hirap pala nung times na yun. Pero nung nangyayari siya, parang feeling ko nga, ang swerte-swerte ko pa nga kasi nagwo-workshop ako. At siya kami sasakyan ka. Yung iba, wala nang masyadong pambili ng food. Wala pang sasakyan. At the same time, struggle pa rin sa pamasahe. Yes. So, hiram ka sa kapitbahay. Ako ginagawa ko before, pag nakakarating ako dun sa work, nakikikain na lang ako dun sa kapwa-artist. Bakit naman kain na naman? Tapos wala silang magawa.
Kasi naubos mo na. Pero friends ko naman kasi. Hindi ko sa'yo itanong si Michelle kung paano mo siya chine-cheer up during that time. Kasi kami ni Hopi, parang hindi naman kami yung very like malungkot kami pag nag-uusap or very like personal drama, walang like drama. Hindi naman talaga. Like, kapag gusto namin like mag-open up sa isa't isa, open naman kami, welcome, ganyan. Pero hindi namin talaga inuungkat yung mga personal or drama na sa buhay namin. Oo. Actually, it's very important. Yung pagkausap mo, uplifting din. Correct. Mm-hmm. Diba? Kasi imbis na malungkot ka because eto na nga mabigat na yung totoong buhay, napapagaan because positive, you know, you entertain the positive, So, yeah. Hoy! Huwag ka matulog muna, kaya drama mo.